Mabuti po, paminsan-minsan magkaroon ho kayo ng idea kung paano po ninyo masosolve yung formal letter of demand ninyo na hawak-hawak today. Isa po itong tulong natin ay pagbibigay ng idea sa mga taong nangangailangan nito, mga taong hindi kayang magbayad ng professional fee o kumuha ng kanilang tax specialista. Samahan niyo ako at i-discuss ko sa inyo paano ho na-cancel ang milyon-milyong deficiency tax assessment dahil lang ho sa maling paggamit ng batas ng mga BIR official o yung biro. Ito po ay galing sa ating Supreme Court. Pwede po ninyo itong i-download. Available ho ito sa website ng ating Supreme Court o sa Lawfill. Ito ang ginagamit ko, Lawfill. Yan. Salamat po sa Lawfill at patuloy ho kayong nagbibigay sa amin ng informasyon. Ito po ay kaso ni Turtle, T. Shuttle. Ayan, T. Shuttle. So, ang kaso po nito, nag-issue po ang BIR ng final assessment notice at ang sabi po ng ating Supreme Court, ang final assessment notice dapat ho may demand for payment at ang due date ay dapat naka-specify. Maliwanag ho yan. Is a specific period. So ngayon, dininay po noong ating Supreme Court yung milyon-milyong deficiency assessment ng BIR at kinonfirm ho na tama ang ginawa ng ating Court of Tax Appeals. Inaffirm. Ayan. So para maintindihan ho nating maigi, pupuntahan ho natin ito. Ito po yung decision ng Court of Tax Appeals natin. Pupunta tayo yan. O, pwede ho nyo i-download ho yan sa website ng Court of Tax Appeal. So, nakasulat ho dito sa desisyon ng Court of Tax Appeal. Nagkaroon daw ng failure ang BIR na i-indicate yung specific period doon ho sa formal or final letter of assessment notice. Final assessment notice. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano ho ang itsura sa mga hindi pa ho nakakakita, ano ho yung itsura ng final assessment notice. Bago ko sabihin ho sa inyo yan, naghahanap ho ako ng franchises. Marami! Okay? Kasi ho, malapit na ho maglabas ng deficiency tax assessment at saka ng letter of authority ang mga biro. Ngayong linggo na to at sa mga susunod na linggo, baka pwede ninyong gawing hanap buhay at para pagdating ng Disyembre ay masaya-saya ang inyong Noche Buena at dating ng bagong taon, eh, Medianoche. So, ang sabi dito, mga ka-taxpayer kong mahal, kailangan may express demand para sa payment of taxes through a specific period of time. Yun yung sinasabi ng ating court. So, hindi ginawa ng BIR yan. So, yung assessment notice ay glaring na hindi ho naipakita kung kailan yung definite period of time na mabayaran ng taxpayer yung deficiency tax. Para sa hindi ho nakakaalam kung anong ibig sabihin ho ng preliminary assessment notice, eh pakibasa nyo lang ho ito. So, ang ginawa ho ng ating Court of Tax Appeals, yung milyon-milyong deficiency tax assessment, more than 10 million siguro, ay pinawalang bisa. Ibig kong sabihin ng pinawalang bisa, ang banggit ho kasi dito ay void and without legal consequence. Ang ibig lang kong sabihin ng void, eh hindi ho pwedeng gamitin laban sa taxpayer yung formal letter of demand. So, naghahanap po ako ng mga franchisees, ha? Mag-apply na ho kayo. Andi dito ho yung aking email address. Magpadala ho kayo ng email intent. Yan ang tawag ko. So,
Ito po yung sample ng formal letter of demand. Malalaman nyo naman yan. Formal letter of demand. F, formal. L, letter of demand. Demand. FLD. So, dun sa FLD, mapapansin nyo mga taxpayer kong mahal, ito ho yung sinasabi. Mayroon daw request to pay within the time shown in the assessment notice. Yan ho yung FLD. Eh, ito naman yung assessment notice. Hindi kayo malilito kasi may nakasulat. Final F, assessment A, and notice, FAN. So, dun sa FAN, nakasulat is, kailangan kang magbayad within 30 days. Tanong, specific ba yan? Definite ba yan? Kasi yung 30 days, eh kung yung ika 30 days eh nag-fall under Sunday or holiday, valid ba yun? Yung mga ganun tanong eh. So, in nire-require ng batas, ano yung ibig sabihin ng specific? Definite. Ito yung ibang deficiency, formal letter of demand na makikita nyo na very specific yung nire-require. Due date. Ayan o. February 7, 2022. Specific ho yan. Yan ho yung sinasabi ng Supreme Court. Yung 30 days, ayan, para mag-protest ka. Pero, iba ho yung date na magbabayad ka at iba rin yung date na magpo-protest ka. Magkaibang date ho yun. So, nililito ka ng mga biro na yung date na magbabayad ka at date na magpo-protest ka ay isa. Hindi po, sir. Specific po yung demand. Katulad nung pinakita ko sa inyo, February 7, 2022. Yung pagpo-protest is within 30 days from receipt. Oh. So, yun ho yung pagkakaiba. So, mali ho yung sinasabi nila na within 30 days specific and hindi. Lumang BIR form ho kasi yung ginagamit nung biro na ito, eh ito ho yung bagong format ng pagkokolekta ng buwis. Eh. Ito po. Oh, isa pa hong example ito. Oh, mapapansin nyo, ito 1996, ito ho, current lang. At makapapansin nyo, bago na ho yung sistema. Meron hong specific period ditong sinasabi. Ito, ito ho yung mga isa sa mga naka-cancel na letter of na final assessment notice because walang date eh. Walang specific date. Pero ito ho yung tamang format. Hindi lang nalagyan nung regional director yan o yung kanyang subordinate yung date. So kung may date yan, halimbawa, ang date yan is February 14. Ba? February 14, 2023. Eh, di tama yan. Walang puwebran problema dyan. Kahit nalagpas siya ng 30 days, wala naman problem dun. Diba? Ang sinabi, lagyan mo specific. Specific period, definite period. Kaya yung assessment na pinakita ko sa inyo, including this one, ito po, void ho yan. Yun ang sabi ng ating Supreme Court at sabi rin ng Court of Tax Appeal. Ito okay ho to. Okay to. Yan. Ito, void din ho ito. Sabi ho ng ating Supreme Court at ng ating Court of Tax Appeals. So, pag ganito, kita nyo, magkano na void? 68 million. Yun lang ang difference. Ano yung na void? Dito, 27 million. Kaya mga ka-taxpayer kong mahal, kung gusto ho ninyong sumama sa aking business at gamitin po ninyo yung aking tinatawag kong brand name, sumama ho kayo sa aking franchise. At within this week, marami hong 70,000 letter of authority yung tawag nito, marirelease. At ho, yung previous video ko, kung itatype ninyo, franchise part 1, Emilino T. Maestro or tax specialist, makikita nyo kung gaano kalaki yung market. So, ini-invite ko ho kayong lahat. Whether may experience kayo o wala, may pinag-aralan kayo o wala, pero mahilig kayong mag-social media, o kaya kayo ay outside the tax law or
tax accounting graduate, eh pwede ho kayong pumasok sa pagiging franchisee. Yung mga nagpa-franchisee ng mga fast food naman, wala rin namang alam yan. So, tinuruan sila nung may alam. Ganun lang naman yun eh, transfer of technology. So, huwag nyo kalimutan din, mga ka-taxpayer kong mahal, i-click ho yung like. At the same time, kung meron ho kayong pagkakataon, nasa inyo ho, pakishare nyo na rin ito sa mas maraming Pilipino na naghahanap po ng hanap buhay. Okay? So, edyan ho yung mga libre kong libro, pwede ho ninyong hingin yung PDF copy. Again, i-email ninyo ako kung gusto ho ninyo para mapadala ko ho yung link. Panoorin ho rin nyo yung aking ibang video sa aking YouTube channel, Tax Specialista, sa aking Facebook account, Kataxpayer. Yun lang ho, tandaan nyo, Kataxpayer. So with that, mga Kataxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.